hindi ka naman gusto mag-influencer. I don't wanna be called influencer nga eh. Kasi, hindi naman ako nag-create ng video para sumikat. I-create ako to help people. Hirap silang tanggapin yung reality ng future. Maybe because they are suffering now. And I understand that. That is why all I have for these people, compassion pa rin. Create pa rin ako ng value. Kasi, nakikinig yan eh. Meron lang talagang mga unggoy na gagawa ka ng false narrative, ikakat yung video mo. Tapos yung mga kapwa niya, unggoy, comment section sila, nag-uungguyan sila. Yes, good day to you guys. And before we start the podcast episode, I just want to thank dear Sylvia for inviting us here for the Willid reunion. And of course, now we have the chance to film our podcast episode in this amazing resort. And I'm gonna put the link of this resort if you want to book your reservations. And yeah, so simulan na natin. Kamusta guys? Ayun sir, super excited ngayon sa kung ano yung mapag-uusapan. Actually, iniisip namin ano yung mga tanong na hindi pa namin natatanong sa inyo para, ayun nga, may share din natin sa Madlang Pilipinas. So, anyways, ako excited ako, sir, sa patutunguhan ng conversation na to. Even ako, sir, excited din. And syempre, grateful dahil kasama ulit ako sa podcast. And excited nga ako doon sa pag-uusapan dahil more on pigaan ng value. Yeah. No, more on makiki-energy kami sa isa sa mga successful no na social media influencer dito sa Pilipinas. And syempre, kayo nagturo sa amin kung paano maging millionaire na hindi namin ina-expect na kaya pala namin. No, kasi iba yung upbringing namin, yung proseso namin dati, sistema. Okay. Pwede pala. So yun, sobrang excited. Yeah, that's the fun part about this episode, no? Because most people, pag sikat sila, when they invite people sa podcast nila, nagpapabayad sila, di ba? Tapos yes, yung ini-invite nila, may pera na, mayaman na. It's good at some point because they get to be promoted and they get to share value. Kaya lang most influencers kasi ngayon, especially the mentors and gurus, no? My bigger question around them is, kaya ba talaga nila mag-create ng milyonaryo? Kaya ba talaga nilang magturo sa mga taong milyonaryo? Kasi ang nakikita ko mga kliyente nila, may pera na. In our case kasi, yung mga kaharap ko lagi, galing sa hirap, lubog sa utang, ang daming problema, ngayon milyonaryo na. And we will create more millionaires. Yes. So it's just good to have this conversation because kasama ko kayo nagsimula. Alam ko yung simula nyo, alam ko yung pinagdaanan nyo. And now look at you guys. You are now part of the Millionaires Club. Pares kayong milyonaryo. And I'm super proud of you. But the thing is, it's this pride that I have that yes, kaya kong gumawa ng milyonaryo. Yes, and it's very, I don't know kung ano yung proper term dito. Parang, kumbaga, hindi mo maintindihan kung masaya, malungkot, naewan. Because we all know that itong platform natin, sir, our industry is one of the most hated, if not the hated industry. People are, some people are laughing, mocking us, hating us, and they don't even know the journey para makuha yung mga bagay na kapares nilang nangangarap din. Parang lahat naman tayo nangangarap, diba? So, yun yung sabi mo eh. Lahat tayo nangangarap. It's about ano yung gagawin mo para doon. And some people, like kaming dalawa ni Chip, sobrang swerte namin, sir, kasi nakilala namin si Wee, nakilala namin kayo. And hindi ko nga maintindihan yung term, pero alam mo yung feeling, sir, na some people, or most of the people na nag-hate sa inyo, I've seen the struggle na hini-hate ka, hindi namin actually, naiinis kami, sir. Honestly, nanggigigil kami. Kayo yung naiinis for me, kumbaga. Opo. Kasi hindi nila alam yung hirap ninyo, paano kami turuan at paano kami maitawid from being or having a very poor mindset to abundance mindset. And nakakainis kasi alam mo yun, sa TikTok, sa mga comment section, and yung iba pa na
meron kasi ako na-encounter na mentor na kapares nga ng sinasabi ninyo, sir. Tapos may mga hindi ako magandang naririnig. Pero the question, my question for those mentors are, meron ka na bang napayaman? Teka lang, bakit mo ginaganyan yung mentor namin? Eh, ito yung mga mukha ng pinapayaman niyo. So, nandun kami sa moment na hindi alam ng tao, ano bang tawag, backstage ng ginagawa natin. And that is why I'm super proud. Kasi alam ko na there are these mentors na hindi naman talaga sobrang yaman, hindi naman talaga mayaman, pero ang pinakakitaan nila is i-mentor ko, no, yung mga mas mayayaman pa sa kanila. So, they are not givers. They are takers of money from these people, and they are trying to manipulate these people na mayayaman. And you will notice sa mga seminars nila, they are trying to make this hyper-successful people na maging emotional. Binibentahan sila ng emotions para umaten sa seminars nila. But in reality, saan sila kumikita? Doon sa mayaman. Ang tanong, nakapag-create ka ba talaga ng mayaman? Because I'm super proud. Ito iyayabang ko. This is not about cars. This is not about networking. This is not about the bullshit narrative of mentorship. This is not the bullshit narrative of influencer. Hindi ko naman gusto mag-influencer. I don't want to be called influencer nga. Kasi hindi naman ako nag-create ng video para sumikat. I-create ako to help people during the pandemic. And nag-create ako ng video to help myself kasi kailangan may gagawin ako. Diba? Hindi para sumikat. Wala akong pakis sa sikat-sikat na yan. Pinanindigan ko na lang. Ayan eh. Diba? Pero tayo kasi, from talagang hirap, nakikita natin yung gutom, tapos nakita natin yung growth ng isang tao. And maybe that's the main reason why. And I understand you na parang nakakainis. Kasi minsan yung media team ko, ganun din eh. Naririnig ko sila, nagkikwentuhan, bad trip talaga, binabash tayo, ganyan. Kasi sila yung nag-edit eh. Yeah. Alam nila yung hirap ng edit, alam nila yung puyat ng edit, yung pagka-caption, even yung pagsa-setup na to, matagal. So yung team ko, may ownership na rin, tapos ibabash lang. Hindi nila maintindihan, wala namang kaming kinikita dito. Yeah. Gastos to sa amin eh. Okay. Mahal ng camera, mahal ng ilaw, itong ang resort na to, mahal eh. So it's I just understand that I'm the giver of value. So ba't ako masasaktan? Those people who are hating, they are takers. Yeah. And those people na mentor, they are takers. I'm not taking anything. Sila pa nga nag-take sa akin eh. Diba? Alam nila yan. Kung mapapanood nila to, mga influencer na yan, sila pa nga nag-take eh. Alam nila yan. If they're talking shit about me, alam nila yan. Yeah, because I have this, interrupt you, sir. I have this downline, no? Kasi, or member under my team na they attended this seminar and ganyan-ganyan. Tapos, siya yung nag-confirm na may nasasabi yung mga yun sa inyo, member ng team ko, ng Team Aces. Hello, Team Aces, sir. Ayan. So, kaya, sir, and speaking of which, kakagaling lang natin sa Willid Reunion. And gusto ko na rin i-share, hindi ko maintindihan, pero kanina lang, parang nakita ko, sir, na sobrang layo na ng naging progress ng grupo ko. Kasi these people are from a very, very poor family to the point, doon ko lang naintindihan na ang dali naman talagang sabihin na poor mindset ka, ito lang gagawin mo para abundance mindset ka. I've seen the process. Pag humugot ka ng isang taong galing sa ganong klaseng community at itatransform mo siya, it will take months, years. Mahirap, yeah. Actually, and I am super proud because my team are now earning a very good amount of money, a very decent amount of money to the point na dati ang pinagkakasya nilang budget, 500. Kaya sobrang sir, proud ako sa ginagawa natin. And eto na yung tanong ko, sir, paano mo ginagawa yung proseso? Paano mo nalalaman na ito yung dapat mong i-break na pattern sa kanya? And paano mo siya ginagawa? Kasi you are one of the transformational, you are the best for me, no? And for us, actually. Yes. You are the best for us. Paano mo na ginagawa yung pagtatransform ng
tao. Like example, depressed, lagi naman nating napag-uusapan. Yung sobrang poor mindset to process ng abundance mindset, yung mga taong addict sa alcohol na napapastop mo sila, yung mga addict sa ganito na napapastop mo, paano mo nagagawa yun? Una, it's more on clarity. You have to be clear with the problem. You have to define the problem. You have to define the solution. You have to define the destination. So there's always a formula to it. Para kang nagsosolve ng algebra problem. That there's always a formula, that there's always a solution. Na meron kang gustong maging equals ganito. Na if X is ganito ngayon, we want X to be ganito. We want Y to be ganito. So there's always a pattern to it. I'm gonna be more specific right now. Naintindihan ko na ang tao, the more that they make things complicated, the more that they feel out of control. When they are out of control, doon ang gagaling ang depression, yung anxiety, yung overthinking. Patong-patong na yan. So naintindihan ko na okay, pag feeling mo, hindi mo makontrol yung sitwasyon, ito yung nararamdaman mo. So alam ko kung saan siya nanggaling. So I know one specific pinanggalingan ng mga emotions na yon. And most people will talk emotions. Ano sagot sa depression? Ano sagot sa anxiety? Ano sagot sa procrastination? Ano sagot sa self-doubt? Iisa lang yun. It is just part of one pattern. So pag nakita ko yung tao, ito yung nararamdaman niya, uy, alam ko paano yung guilty. So una, nanggaling siya sa experience ko. Kasi sa networking, napakarami mo maihahandle na tao. Marami kang hit na nare-receive, matututo kang i-handle yung sarili mo. Maraming hit na mare-receive yung downline mo, matututo kang i-handle yung hit na nare-receive niya from other people. Marami kang mamimit na tao, marami kang i-handle na tao, and I was obsessed with this study to answer the question, why do people do what they do? The greatest significance that will create a change in them, especially creating the lasting change. Again, go back to the question, kasi ang lawak ng tanong mo eh. Paano ko nalalaman kung ano yung ibe-break kong pattern? Simple lang, based on results. Pag hindi maganda result, may maling pattern. So, kailangan ko i-break yung pattern. So, hahanapin ko ngayon kung saan nanggagaling yung simula nung maling pattern. Parang sa pagluluto. Diba? Sunog yung itlog. Hahanapin mo yung pattern, bakit sunog? Malakas ba yung apoy? Sobra ba sa mantika? Negligence ba pinanggalingan? Hindi lang marunong yung tao o walang malasakit yung tao. Same goes. If the person isn't creating the results, hahanapin mo yung sequence ng proseso. So may step 1, may step 2, may step 3, may step 4, may step 5, may step 6, may step 7, hanggang sa makarating doon sa goal. Saan sa steps na yon nagkamali? Kung saan man may mali, doon ko siya ibe-break. And if I'm talking to a person in general, ano yung binibreak ko? Yung habits. Yung habits ng tatlong bagay, the mind, the heart, and the body. Yun yung pinaka-fastest, pinaka-madali. So, pagkausap ko yung tao, eh sir, mahabang study yan kasi aaralin mo yung habits niya, tama? Kaya ko siyang pigain ngayon. For example, si Dante, kausap ko siya. How do you feel right now? Amazed, sir. Na-amaze ako ngayon, sir. Kasi yung pattern, hindi naman ako aware sa mga pattern eh. Lalo na wala naman tuturo. At yung pattern ng tao is sa inyo ko lang naman narinig. Okay. So, do you know that you work hard every day? Yes, sir. Do you wake up early? Yes, sir. Do you sleep late? Yes, sir. Okay. Are you getting all the results that you want? Hindi pa din. Ako, I'm proud of you. You're a millionaire now. Pero hindi pa natin napipiga yung totoong potential mo. Yes, sir. Meron pang mapipiga sa'yo. Yes. At malayo pa. Yes. I'm here to tell you, malayo pa. Yes. Pwede ka pang mag-million per month. Yes. You as well. So, let's try to find a pattern. Yes, sir. Okay? How would you feel pag uwi mo, puta nandyan yung kapatid mo, ipasalubong ka sa kanila, tapos hindi nila masyadong na-appreciate? How would you feel? Answer, siyempre feel that, bad. See that? Yung pa lang, basa ko na. Maybe he will try to convince me right now because we are in a podcast episode. Maybe you will try to put on some mask kasi nandyan sila. Hindi sir, kasi ganito. Pero nag-post ka, nagduda ka sa sasabihin mo. That's one pattern. So you can see it, sir. When I ask you question, automatic, how you move, how you breathe, how you talk, I can see patterns. So when I talk about emotions and family, boom, boom. Ngayon, alam ko na yung pwede mo maging weakness. So alam ko kung saan ko ibe-break yung pattern mo. Pagkurap pa lang ng mga mata, sir, ano mo na? Physiology, yeah. Because I study people, I study behavior. Because when you look at the behavior of people, dun mo makikita yung future niya.
That is why if you want to change your life, I will change your behavior. I will change how you behave, your pattern of thoughts, emotions, and behaviors. Kasi pag nabago yung behavior niya, magbabago buhay niya. Examples. How do you behave pag may adversity? How do you behave pag may problema? How do you fucking behave in the morning? Diba? Nakasama ko yung media team. Hindi nila alam, minomonitor ko sila kahit ako natulog. How do they behave in the morning? Because I don't know that. Diba? Ganong kabilis silang mag-shift into action mode pag mulat ng mata nila. So I know the pattern that I have to break for them to be more productive. Maayos yung gabi namin. How about let's fix your mornings? Nagigis mo ako? Yes, sir. So mas magiging maganda yung results. So ikaw, alam ko, okay ka. Pagkaharap kita. That's why I'm talking about your patterns with your family. When I ask you a question, pinapakiramdaman ko yung emotions mo. Because pwedeng yung hindi magandang resulta sa bahay nang gagaling. Kasi kita ko eh, I know how you take action. I know what you do outside of your house. I know what you do. I know how you behave here. Pero kamusta ka sa bahay? Kamusta ka pag di kita nakikita? So doon kayo be-break yung pattern. Gets? So it's hard to do pag hindi ka pasanay. Pero even in just conversations, you will see patterns. And most people will call it gut feeling, instinct. There's a science to it. May science siya. Kaya lang, nag-evolve na tayong human, hindi natin alam yung terms. Kaya nga sabi ko sa inyo, clarity is the key. Yes. Kaya hindi ka aware, kaya hindi mo siya ma-process ng tama, kasi hindi ka aware sa term. Most people study depression and they don't study success. Tapos magugulat ka, depressed ka. Bakit? Ginugil mo eh. Ay, may sintomas ako ng depression. And then you will define yourself that way. Because you always think about it and then you become it. Exactly. Because you are doing research. Inaalam mo siya eh. Nung panahon hindi pa natin alam depression, wala naman depression eh. Okay. Don't get me wrong ha. Depression is real. There are people who are clinically diagnosed with depression. Kaya lang ngayon kasi ginagamit na siyang excuse. Ginagamit na siyang drama. Diba? Parang trophy pa nga iba, sir. Parang trophy. Tapos, exactly my point. It is, I have so much compassion for these people. Don't get me wrong. But I know that they can change. I was there. It takes one to know one eh. Are you getting my point? So, when you have conversations with someone, automatic kita mo patterns. Automatic. Dagdag ko. Example, nag-uusap. Nag-uusap tayo. Kita ko agad sino ang marunong, sino ang hindi kayang makinig. Kita ko agad kung sino yung mataas ang ego. Like in a lot of podcast interviews I've done, kilala mo kung sino overthinking eh. Kung sino yung gustong magmagaling eh. Kita mo yung nakikipag-compete sa'yo eh. Kita mo yung sino lang yung gusto nila, last say sila eh. You will see behaviors. Di ba? Merong podcast na hindi pa ako tapos magsalita, yung kausap ko, nakagano na. Ano kayang rebat? Alam ko na agad pattern. Merong hindi nakikinig. Merong panayang tingin sa labas. Okay, madaling madistract ng taong to. So alam mo yung ibibreak mo. Galing. Kaya ano din pala talaga po, no, ang laking tulong ng industry na pinanggalingan mo, ng ginagawa natin, sir, ngayon, doon sa kung sino ka na rin ngayon. Kasi ang dami nyo pong namimit, ang dami nating namimit na tao sa networking eh. Yeah. Tapos yun yung nagiging practice, tapos biglang, ang galing lang. Parang gusto ko makinig lang na makinig kasi. Di ba, sir? Kumbaga parang moment ko to ngayon para matuto eh. So, pero may mga questions. To be honest, sir, kapag kaharap na namin kayo, hindi ko alam kung ako lang, pero sure ako marami. Diba, blanco? Or hindi namin kayang i-structure yung sasabihin namin kung tama ba yung pagkakadeliver or not, di ba, sir? Pero siguro normal lang siguro. Wala nagbago. Yeah, it's normal. Kahit dati, sir, di ba? Sir, ito. Total usapang network marketing naman din talaga. And si Worldwide Entrepreneur is network marketing business. And, sir, kasi ano eh. Sabi nga ni Chief Alas, hindi na maganda yung reputation ng network marketing industry sa Pilipinas. Kaya marami nag-hate. Dahil yun din yung naging history. And, bakit yung pa rin pinipilit, sir, na sa network marketing pa din, yung pwedeng makatulong, hindi lang about sa money, pero sa character, or even sa mindset and skills? Ano bang meron sa networking at ano bang meron dito kay Wee? Because it's the best. It's the best platform. Tindahan. Pag tinuruan kita magtindahan, kalabang kita. Yeah. Baboyan. Pag tinuruan kita magbaboy, kalabang kita. Manukan. Pag tinuruan kita, kalabang kita. Kaya most people, hindi talaga nila ituturo. Real estate, maganda siya.
May pera ka ba? Mag-apply kang vice president ng Globe. Vice president ng San Miguel. Sige, yari ka, di ba? Ang gagaling ng nagmamanage noon, Ramon Ang. Ibang level yun. Tanggap ka kaya, vice president ng San Miguel? Maraming opportunities na magandang pakinggan, na magandang pagkakitaan. Ang tanong, pwede ba sa'yo? And I don't care if other people don't see it as best. That's why I'm best at what I do. Because I think what I do is best. And maybe for some people, yun yung best sa kanila. Kaya magaling sila dun. It doesn't mean na networking lang yung maganda. Networking yung maganda para sa akin. Diba? Para sports. We cannot be too emotional. Kung basketball player ka, para sa'yo maganda basketball. Ayaw mo mag-volleyball. Basketball player kang lalaki? Aminin na natin, ba't ka pupunta sa volleyball? Titingin ka ng babae dun, pero hindi for the game. Diba? Basketball player ka, sa soccer ka, magpo-football ka, magpi-pingpong ka, magda-darts ka. Diba? Para sa'yo, ang pinakamalupit, basketball, because you are a player there. That doesn't mean it's the truth. But as an athlete, it will work for you because you will spend most of your life playing basketball. Nothing wrong with thinking it's the best. Eh ako, doon ako lumaki eh. Libo yung nakreate kong milyonaryo. Believe in your platform. Usap kami ni Marvin. Marvin Favis, you know, right? Malaki pera niya sa trading. Pero alam niya na yung mindset niya galing networking. Pero for sure, para sa kanya, trading ang best. Doon siya magaling eh. Kaya hindi na siya nagne-network ngayon eh. Actually, sir, ang ganda ng analogy ng... Parang nung binanggit yung analogy ng sports, parang psh, may sumigaw na lang. Ah, okay. Tapos kasi sir, anong nangyayari kasi sir, di ba? Kayo lang yung influencer na nagsasabi na lahat ng industry ang best. Kasi may mga influencer na pag insurance ang pinupush nila, pag-usapang network marketing, binabash. Pero yung sa inyo, sir, grabe. Best lahat. There's a purpose in everything kasi. Yeah. Parang ako, I hate insurance, hindi ko siya binabanatan. Correct. Hindi na lang ako bibili. Pero hindi ko siya binabanatan. Kasi ang daming butas ng insurance eh. Nilalapit sa akin financial advisor. Sir, tulungan ka tayo handle money mo. Paano mo ako tuturuan? Mas marami akong pera sa'yo. Tama. You are trying to tell me is you want my money, kukomisyon ka sa pera ko para i-handle ng ibang kumpanya. E di ilalagay ko sa kumpanya ko. What the fuck, di ba? Ako, kayo insurance ko eh. Kayo insurance ko. I invest my time, my money, my effort, my feelings on people. Because I'm building a legacy. I'm not building safety. Na pag namatay ako, ganito. Hindi. Patay na ako, hindi ko na alam yun eh. I'm building a life na yung alam ko at masasaksihan ko. Di ba? Yeah. I don't wanna build a life where ilagay ko lahat to sa insurance. Pag namatay ako, hindi ko na makikita yun eh. Gusto ko yung nakikita ko. How about I invest my money, all my money right now on this? So I can develop you. So makita kong masaya ka kasama pamilya mo. So makita ko nagbabanding kayo ng mga kapatid mo. I would rather see that. Instead na gusto ko extravagant yung pagkamatay ko. Di ba? Ano yun? Gusto ko magtatayo pa ng tore, doon ako susunugin para ako si Achilles, ganun. No. I want to experience things while I'm alive. Habang buhay pa ako at gising pa ako. Pero ako, binabash ko ba sila? Pag binash ko yan, lubog yan. Ang daming loophole niyan eh. Ang laki ng komisyon nila. Kung gusto mo talagang tumulong, hindi turuan mo mag-manage ng finances. Mas malaki pa nga komisyon nila eh. Sa networkers. Tapos wala silang tangible products. Oh, sige nga, sasabihin, scam tayo. Nasaan products mo? Papel? Tapos, may pipirmahan ka? Pag nagsara yung kumpanya, wala kang habol? Tapos, bago ka makapag-claim, bubutasan ka? May magkamali lang na isang word doon sa pinirmahan mo? Hindi mo makukuha yung policy mo? Tapos yung pera mo, napaikot na nila. Maraming loop. Lahat ng industriya may butas. Pero para sa akin, lahat ng industriya may purpose. At nasa taong kausap, wala sa industriya. Kaya nag-iisa lang talaga kayo, sir, na influencer, na more on nakafocus sa value. Kasi maraming mga, di ba sir, yung iba, sumasakay lang sa trending and most of the time, yung mga contents nila is puro hate. Tapos after nila mag-hate, magbabash sila, tapos may pupush lang, ah, ito yung sa amin. Pero sa sir, kahit nag-hate sila sa contents ninyo, still you are creating value. When you know more, and when you become more, and you're not emotional around it, you will just see dumb people. You will just see stupid people na tatawa ka na lang. Because I'm not emotional around it. Because I know. Kaya nga ako sinisiraan eh. Because they don't know what I know. Huwag nilang hintayin, ilabas ko lahat ng alam ko. Sa kanila. Alam ko vision nila. Diba? May mga mentors na bakla, na nanlalalaki. Nilabas ko ba? May mga mentor dyan, nagchuchonki. Ininfluwensyahan pa nila yung mga tao nila magchonki. Magbisyo. Nilabas ko ba kung sino? May influencer dyan, niloko ako.
million. Nilabas ko ba kung sino? They owe me. May networker dadaan sa akin. Tapos gagamitin na lang akong credential. Even yung dati kong editor, gagamitin na akong credential. May atraso naman sa akin. Diba? What the fuck? Ginagamit nyo akong credential tapos sisiraan nyo ako? Ano ba naman? Ano, lunok-tae tayo? Kain-tae, no? Ha? Ginamit nyo ako to enroll people? To get more clients, sisiraan nyo ako? Ako kasi ayoko manira eh. Kasi, yun, ano mapapala akong... Alam ko kasi yung totoo. I know the truth. I know my money. I know my mom's money. I know what I can do. Pag naglabasan tayo ng papel, o sige. Diba? Sino totoong may negosyo? Diba these people kasi are trying to manipulate and leverage the patterns that they know to manipulate businessmen. Yung kliyente nga nila, mas mayaman sa kanila, minamanipulate lang nila, gagawa kita ng content, masasayahin kita, I'll give you fulfillment. Bullshit. Ako, aware ako. May naging kliyente tayong bilyonaryo. Diba? Aware ako. Ako, I have the humility, sir. Kahit nga, ex-deal na lang eh. Magtotok ako sa'yo, upo na lang tayo, makakwentuhan ka lang, okay na sa akin. Because I know that this person, mas marami rin ako matututunan sa kanya. Parehas naman kaming mayaman. O di, magtropa na lang kami. Instead na, kunan ko ng kunan ng pera, hindi. Yes, sir. Nung speaking of dun sa naging client natin na bilyonaryo, sir, sobrang namangha ako sa pinakita niya. Kasi nung nandun tayo, talagang nakikinig siya sa inyo, sir. Mas hype pa siya, no? And sir, to add, I'm sure that he knows na mas mayaman siya sa'yo. Yes, exactly. Tapos nakikinig siya, he is admiring you, he is sharing yung mga experiences niya sa inyo, and then sobrang mindblown ako dun sa nagmamatch yung sinasabi ninyo. The hairstyle. Opo. Grabe, sobrang humble, sobrang pareho kayo ng sinasabi. And dun lang ako namang hazard sa part na alam niya na mas mayaman siya sa'yo. And it's a confirmation ng sinasabi ko. Opo. Na those people who are more successful than you, hindi ka i-hate. Yes. Mas mayaman yun sa'yo eh. Diba? All my, sa mundo ng ginagalawa natin, mas marami pa nga akong na-receive na appreciation sa kanya versus doon sa tinulungan ko eh. Grabe. Nagbayad pa sa'yo yun. Nagbayad pa yun. Pinakain pa tayo. Yes. Binigyan pa ako ng painting. Yes. Diba? Yes. So it's now you understand na bakit nakarating to doon. Humble. Saka mas hype pa siya. Tama yung sinasabi mo, MJ eh. Tapos, di ba sinabi ko? Actually, sir, itong mga kasama ko, they are just serving me for free. Yes. Dapat nga, kayo pa nagbabayad, sabi niyo. Yes. Opo. Di ba? Opo. Dapat kayo nagbabayad kay MJ kahit sinaservisyohan niyo siya. Sabi niya. Sabi, ha? Pero, alam mo yung parang, alam mo, sir, gusto kong sabihin niya, pero buta sinabi mo. Alam mo yun? Yes, sir. Talagang ano yun, sir, eh. Naging ano namin yun, eh. Naging antidote namin yung part na yun. Because when you are with people all the time, always, lagi mo naririnig, lagi mong nakakausap, talagang mafa-familiarize ka and magiging acne ka dun sa tao. And it become an antidote for me na... Oo nga, no? Hindi ko ma-experience yung na-experience ko ngayon kung hindi ako nagkaroon ng opportunity. Maybe yes, but it's a question mark and we don't want that eh. Question mark. Sabi ko, maybe yes, baka pwede din. Pero sigurado ako na during my experiences nung bago ako nag-start, napakalabo na magkaroon ako ng opportunity makasama. Na lahat ng bagay na nararanasan ko ngayon, it's because of this privilege and opportunity na nakasama ako sa circle ninyo. Na kahit nga nakasama ako sa circle ninyo, ang tagal ng naging process ko eh. So I was really grateful na I was able to be there that very moment. Narinig ko si sir. And by the way, shout out sa Art Circle Gallery, no? Part siya ng dream ko, sir, na makapag-purchase ng mga paintings sa Sun House, no? Actually, Actually, sorry sa lahat ng kliyente. Well, we have Stephen Tyler and them. Yes. The Panhobhoban Lending Corporation. They are also one of the best clients we've had. Yes. Tapos, the Art Circle Gallery din. Shout out sa inyo, sa mga kliyente natin. Kasi, thank you, Art grabe, Circle. No? It's really fun to work with people na alam mong you are creating value together and it's a win-win situation all the time. Kasi grabe, that's one of the best experiences I've had. It's
top 2 natin yan eh. Opo. Top 2 natin yan. Si Panhobhoban Lending Corporation, hello guys. And sa Art Circle Gallery, hello guys. You know, and this is us promoting them for free. Kasi alam nating maayos silang mga tao. Yes. And guys, para sa mga nagtatanong, Art Circle Gallery, if you, pag nakapunta kayo sa Shangri-La. Meron ata sila. Sa Shangri-La, ano bang pero Shangri-La pero paborito yun? Ko doon yung parking lot. Opo. Ang daming kotse. Oo. They have ano, they have different branches. So search nyo lang Art Circle Gallery if you love paintings, if you love anything about art, you can ask them. They're so good in what they do. Grabe, shout out talaga sa kanila. And that treatment ba, well, grabe. Yeah. Yung alam mo actually, yung kasalanan nila tong Rolex na to eh. And of course, guys, if you also want to book reservations in an amazing resort, Dear Sylvia private resort in Indigo Bay. No, we just had the most amazing and abundance experience here, especially during the WeLead. Yes, our reunion. WeLead reunion. Grabe, shout out then sa worldwide entrepreneurs, no? And especially sa mentors namin, no? Si Sir MJ Lopez, of course, and Ms. Jocelyn Hernandez na tumulong sa amin para maging milyonaryo kami. With Chef Dante here. Sobrang thank you, Dear Sylvia. Also, napakaganda ng experience dito sa resort na to, sir. Yeah. So, yung pa yung isa, I wanna dive in more kasi parang nag-shift si Alas doon sa may naninira sa akin, apo, sa atin. Tapos, nasabi niya rin na kayo yung naiinis doon sa hate. Apo, sir. Kasi, to be honest, kasi pag binabasa naman yung chat, sir, parang, ba't ganun? Eh, puro value naman yung binibigay na Sir MJ. Kung titignan natin lahat ng contents, yun ang objective. Tapos yung ibang mga influencers, magkakat lang ng something nakakaunting segundo, tapos palalabasin sa marketplace na masama. Tapos, oo nga sir, no? May mga haters, ang isa sa mga character nila, madaling maniwala. Lalo na kapag ang content ay hate. Yun yung nangyayari, sir. So, because you're asking the wrong question. Tinatanong mo kasi, bakit ganun? Opo, that's the wrong question. The proper question is, sino ba sila? Anong klaseng tao ba sila? Because it's not about us, it's not about the content, it's about the person. Because if maayos kang tao, you will do your research. You will study. May story ako dyan, okay lang magkwento. Yes, sir. May unggoy sa yan. Tiger. Yan! Ngayon, si Unggoy sa si Tiger, nagtagpo. For some reason, di naman dapat sila magkita, pero nagtagpo sila. Sabi ngayon ni Unggoy, Tiger, nakikita mo ba yung grass? Di ba kulay blue? Sabi ngayon ni Tiger, engot, green yung grass. Sabi ni Unggoy, blue nga. Si Tiger, green nga, galit na siya. Gusto niya nang kalimutin. Sabi nga ni Monkey, hindi nga blue nga, ang kulit mo. Gusto mo ganito, i-confirm natin sa boss natin, sa hari, kay Lion. So, kinonfirm nila. Sabi ng Unggoy, mahal na hari, meron lang po kaming issue. O sige, ano ba yung issue nyo? Nabahala nyo pa yung pahinga ko. Sige, ano ba yan? Kasi, boss, itong general mo, itong si Tiger, pinagpipilitan na ang grass ay green. Eh, blue nga. Diba? Blue? Ano sabi ng Lion? Ikaw, Tiger, paparusahan kita. 5 years kang hindi pwedeng magsalita. Ikaw, Unggoy, tama ka, blue nga. Umalis ka na. Ngayon, nung nakaalis yung Unggoy, sabi ni Tiger, boss, I respect you. Kasi ikaw yung hari eh. You are wise. Pero gusto ko malaman, curious ako. Bakit mo ako paparusahan? Eh, alam mo naman na ang grass ay green. Sabi ni Lion, eh kasi tiger ka, unggoy siya. Kaya kita paparusahan kasi hindi ka dapat pumapatog sa unggoy. Dumating pa sa point na sinayang mo yung time ko, nakikipagtalo ka sa unggoy. I just understand na maraming unggoy sa social media. Kaya influencer ka, kaya nakagraduate ka ng law, kahit lawyer ka, kahit doktor ka, kung ano mang natapos mo, engineer ka, pag unggoy ka talaga. Tama eh. Pero kahit wala kang natapos, kung hindi ka unggoy, you will have the humility. And you can still study. Hindi maintindihan ng mga tao na parang, you can always choose to study if you want. Hindi dapat siya issue. Alam mo kaya siya issue? Tinatamaan sila. Ba't sila tinatamaan? Una, yung course nila, di nila gusto. Pangalawa, pinilit lang sila. Pangatlo, marami talagang taong gipit. Pang-apat, alam nila sa sarili nila na pagka-graduate nila, hindi naman talaga sila magiging successful agad. Hirap silang tanggapin yung reality ng future. Maybe because they are suffering now. And I understand that. That is why all I have for these people, compassion pa rin. Create pa rin ako ng value. Kasi nakikinig yan eh. Meron lang talagang mga unggoy na gagawan ka ng false narrative, ikakat yung video mo, tapos yung mga kapwa niya unggoy,
comment section sila, nag-uunggoyan sila. So let the unggoy do the unggoy stuff, right? And let us do what lions do. Thank you, sir. Grabe yun. Sige. Gusto kitang pasalamatan, sir, kasi sa team namin, as of the moment, of course, I'm really happy and grateful because from Team Aces is kinreate mo yung one of the youngest car achiever ng company. So thank you, sir, sa opportunity. Grabe. Shout out sa iyo, Paul. Opo. Soon we will have a podcast. Yes, and also, sir, gusto rin kitang pasalamatan kasi you've created also another car achiever. I think hindi ko tanda kung ilang years siya sa employment. Seven years sa employment. And dito sa WISH siya nagkaroon ng sasakyan. So, thank you din po. Shout out sa'yo, Alvin. Magka-podcast din tayo soon. And syempre, sir, gusto ko rin kitang pasalamatan for helping me to become car achiever din. For helping me become car achiever. Actually, one of my biggest fear yung pag magmamaneho. Kasi feeling, nung bata pa ako, sobrang idol ko lahat ng mga driver. Dahil yung father ko kasi, driver siya. So, ganun talaga. Parang, ang galing-galing niya sa paningin ko. Tapos feeling ko, hindi ko siya kayang gawin. And I think, yun yung nag-hold back sa akin before. Kasi diba sabi, imagine mo, nagda-drive ka ng sasakyan. Hindi ko ma-imagine kasi parang ang hirap-hirap nung gawin for me. So imagine, sir, tagal mo na akong tinuturuan na. Pero naging mahirap pa rin sa akin. So thank you for that. Kasi ang galing ninyo, ang husay ninyo, especially ang patient ninyong turuan kami. And aside from that, recent achievement natin is naging part tayo ng Millionaires Club. So grabe. Sir, anong pakiramdam na may dalawa ka ng milyonaryong na-create sa... So we ask in from zero talaga, zero, no connection, organic, new blood pagdating sa networking. And yung isa, 4 years bago naging M Club, yung isa, 1 year bago naging M Club. And regardless sa competition, pareho kaming happy sa achievement namin. And sa tingin ko, sir, hindi mangyayari na ganun kami ka-sport at ganun kami ka-grateful sa isa't isa kung hindi kayong mentor namin. Kasi this is a competition, especially sa rankings. Top 1 siya. And yun yung ini-aim natin last year. Top 1. Pero siya yung top 1. Thank you, congrats. Ganon. Pero in my heart, in my mind na, he deserve it. So, another tayo. Laban ulit. So, kung hindi ikaw yung mentor namin, sir, sigurado kaming hindi ganito yung pakiramdam na we always collaborate. And we are always grateful. Salamat, sir. Of course. Grabe. Bakit ganun ka, sir? Well, I don't know if you still remember when we do mentoring sessions, nagpapasalamat kayo lagi. Diba? Sabi ko, saan na kayo magpasalamat pag milyonaryo na kayo? So, ito na yun. Thank you, sir. Diba? Saan na kayo magpasalamat pag may kotse na kayo? But here's... surprise yun, hindi ko in-expect. But here's the idea. Yes, 4 years yung journey mo. Pero sa M Club, 1 year lang yung journey mo. Paano ko nasabi? Kasi nag-start ka lang naman mag-decide, doon dumating siya. Pangalawa, yung kotse mo, kaya lang naman dumami yung car achiever because may nagsumulang isa. Yes, totoo po. Diba? It's what we call standards. Most people only believe in something pag nakita nila sa ibang nangyayari. So the hardest car was your car, mainly because you were the very first na, as in yung unang brand new release natin. And tingnan mo yung mga kasunod. Diba? Ang bilis na. And ngayon, dadating yung time, mas mabilis. Kasi may i-release na naman tayong dalawang kotse. Okay. Tapos may another 2 na naman yan. And for sure, this year, we will have more than 100 car achievers. Tapos yung sayo pa, sports car. So, yes. How it feels, dalawa, logically, in my mind, sure na ako. Parang it's like, in my mind ah, parang normal naman yan eh. Dapat nga dati pa yung resulta nyo. Sa mind ko, kasi the moment na nakita ko yung potential nyo, sure akong yayaman kayo, the only question is when. And yun yung kontrolado nyo. So it's just an affirmation in my mind, tama ako. Maybe it's my pride, maybe it's ego as well, I don't know. I'm trying to monitor that as well. Pero I have this pride part where, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo,
papatunayan ko sa'yo na tama akong nagtiwala ako sa'yo. I will fucking prove that in your face. That time will come, magiging milyonaryo ka. And true enough, alam mo yung pride ko na dadating yung time, sasabihin ko sa'yo, sabi sa'yo, tama ako eh. Yes, sir. Ngayon yung ganun, alam mo yun, yung sabi sa'yo, tama ako eh. Yung, meron akong, that's ego eh, kasi you wanna be right. Pero at least yung tama ko, pabor sa'yo. Opo. Sabi sa'yo, tama ako. Ganito eh. Kasi most people will argue eh. Sige, tingnan na lang natin. Total, ikaw na naman makikinabang dyan eh. Actually, sir, ano po, yan po yung pinanghawakan namin. Kaya, ako honestly, in my case, yan talaga yung pinanghawakan ko na, hindi, ito yung sabi ni Sir MJ. Mahirap kasing maniwala sa sarili, sir. Sometimes you lost meaning pagdating sa sarili mo. Pero pag may ibang taong naniwala sa'yo, parang ayaw mo na rin sayangin. Tapos, dumating yung ACES. Grabe, grabing-grabe sila. Tapos nagda-doubt ka na kasi tagal. Tapos, eto na. Tama ka, sir. Thank you. Of course. Iyak mo naman tayo. Emotional tayo, girl. Ano kasi, willed vibes eh. Kaka-reunion lang natin eh. Diba? And sir, ano, ayan, thank you. Thank you talaga, sir. And super grateful dahil naging part ako talaga ng circle mo from a follower. Tapos nag-try lang na baka sakaling maka-attend sa mga... Actually, sir, nung nakita ko pa lang yung content mo ng pandemic pa lang, magkakaroon kaya ng chance na magka-event si Sir MJ? Kaya nung nagkaroon ng APW online pa that time. Yeah. Kinulit pa nila ako noon eh. Naalala ko yun eh. Kinulit pa nila ako. Yes, kaya nga yung course na kinukulit ng social media, pinagbigyan ko na. Yes, sir. So we develop a course na worth, I think this should be worth 6 digits. Ginawa ko yung videos, tapos okay na. Nung ginagawa ko yung workbook, nadagdagan na naman yung value niya. Tapos dumating sa point na makikinabang talaga maraming tao. Especially in our circle. Kasi kayo yung kasama ko. Pero I know, I decided to open this community. You may think, para ngayon na, I'm not sure yet, but maybe I'm gonna name this Master University by MJ Lopez. Kasi idol ko si Tony. Enrolled ako sa Master University ni Tony Robbins. So, self-master. Yeah, so, I'm gonna have this Master University na community where lahat ng mga graduates and enrollees natin sa mga courses like Success Blueprint. Soon kasi merong Self and Sales Mastery pa yan. Soon meron pa yung Art of Persuasion, Creating Lasting Change, Mastering Influence. Kasi yung knowledge ko naman, di ko nilalabas eh. Kaya ngayon yung sinasabi ko na, you know, when you know, especially when you know more and when you know the truth, matatawa ka na lang. Kasi yung dinalabas ko sa social media, hindi yan yung todo ko. Kasi hindi naman nila magets eh kahit ilabas ko yung todo kong knowledge eh. I cannot talk about NLP. I cannot talk about patterns agad. Kasi ibabash lang naman nila yun. That is why meron talagang exclusive community in for those people who really wanna learn. Yung mga taong committed talaga. So I'm really excited for that. And kanina nga lang, nag-film kami ng video about it eh. So, super excited talaga kasi noong una, i-resist that eh. Ayoko ng course, ayoko niyan. Nung may nakikita akong ang daming course sa Pilipinas, tapos mga, alam mo yun, alam, nung binabasa mo, parang it's me, malasakit na lang sa mga tao na, hindi, maglalabas ako ng legit. Sa murang halaga. Opo, sir, kasi... Ayung course na yan, parang ayaw mo kasi talagang ibigay outside your company, outside we, always para sa we. Even yung, yun nga, yung APW, yung mga webinars natin. Meron pa nga kasi, actually, after ng course, may kasunod pa. Kasi kinukulit natin si Sir MJ na, sir, ilabas mo na yan. Hindi pa ako sure kung sa mga kasunod na. Kumbaga parang, alam ko marami guys pang ilalabas. Pero, tingnan natin. Eh, basta ngayon, tapos na natin yung Success Blueprint. So, thank you. Maybe by the time that they are watching this podcast, who knows kung naka-release na siya. Who knows? Galing nga nung ano eh. Ang galing nung course. Kasi, hindi ako everyday nakaka-attend sa, during filming ng course. Pero may mga days na nandun ako, naka-attend ako. At yun pa nga yung nagkaroon tayo ng problem kasi ano nangyari dun, sir? Ay, pinaalala. Teka lang ha. Mamanage ko lang yung state ko. nawala yung file. November 1. Apo. So yung November 1 ng buong media team, inabot ng ilang linggo na hindi nila ako nakikita, hindi nila ako kinakausap. Hindi ko sila kinakausap kasi nga ayokong papagbuntunan ko sila ng galit. Kasi as a leader, as a boss, you also have to manage your state. Pero right now,
mali nila yan, ha? Mali yon. Pinaintindi ko sa kanilang mali na mawala yung file. That's negligence and we should learn from it. But it turns out to be good. Turned out to be good kasi maraming lumabas na bagong knowledge while filming the other modules. Kasi almost nagsimula ako from scratch. Almost. It's like day one lang ang natira. Ang malupit pa dito, yung day one na huling video, nadamay din. So yung last part nung day one, nawala. But the idea is, since I'm an overachiever, I'm trying to better my best. So, sa sobrang inis ko at galit ko, kailangan sure akong mas maganda yung gagawin kong bago para hindi ako manghinayang dun sa nawala. Kaya gumanda pa yung course. Lalo kaming na-hype. And I think it improved the process in what we are doing in the media. Yes, actually sir, grabe yung media team ngayon. The competence and also the certainty sa mga ginagawa nila. Like, para silang ano sir, di ba may Super Saiyan 1-2 na unlock nila yung 4 bigla because of what happened. Yeah, the sense of maturity kasi and ownership. Oo, galing nila plus, sir actually. Plus, it's Sunday, di ba? Nakapagtrabaho na sila kahapon. Yes. So now is their time to play billiards and to swim. But still, they are doing this for us, for the audience. So, comment kayo guys. Any appreciation and acknowledgement for the MJ Lopez Media will be appreciated. This is not for me. This is for the editors and the videographers who are filming this video. Kasi, you know, appreciating you guys. Shout out sa inyo. Andito sila ngayon. Nakabantay sa focus. No, very, very, thank ano. You. Siguro nahawa na rin. Parang pag nag-work mode ako, nag-work mode sila. Because I think, automatic. I think, sir, to add, bago ko makalimutan, because I think they know kung saan tayo papunta. I think they know. Because the MJ Lopez will be really big. Saka, ewan ko na. In the future. Yeah. I'm not sure. It's the question when lang eh. Pero sigurado ako dun, sir, eh, because we have this dream na ikaw ang Pinoy Tony Robbins ng Philippines. That's why we always on track. Ito lang kami. Dire-diretso. And it's really nice to have this team with us kasi magkaka-team tayo kami from MJ Lopez Life and Business. Nandun sila, we are one, and excited kami to work for you kasi you help us na maging better sa ginagawa namin. Although, syempre, the pressure is there. Yeah, of course. Si Noel. Yeah, of course. Because pressure is there. If you work with me, it's a different vibes and approach if I'm the boss eh. Kasi may say ako eh. Kasi I'm not the type of boss na utusan lang kita eh. If I demand excellence, it's because I am excellent. If I want you to work hard, it's because I'm working harder than you. And if you have a request, I will see to it na kung fair yan, gagawin ko ng paraan yung gusto mo. Now, if you tell me you want a car, let's buy. You know? Sige! G! So, ito, tatrabahuin mo. Sabi ko, iba talaga kayong maging boss. Kasi gusto namin to, sir. Ito. Talagang ginagawa ninyo ng paraan regardless of kung ano man ang nangyayari or nagaganap. Hindi rin kasi ako nagagalit for no reason. Example, kahapon, ang aga namin, di ba? I think, hindi na ako natulog eh. So sila, tulog kayo. Ako yung gumising sa kanila. Pero hindi yung gising, oh ano, game, hindi. Guys, ano. Tapos talagang ano sila eh, yung ano mo yung ano pa, yung nag-update pa yung software. Para nakausap mo, hinahype ko sila, morning guys, alam mo. Dadating yung time, may resort tayo, ito yung dream natin. Sabi nila, oo nga sir. So I kept asking them, oh, okay ka pa ba? Okay pa, gusto nyo kumain. O mamaya natulog na lang. So, kaya pag ako nag-demand na, ganito tayo, mahirapan silang tumanggi eh. Kasi hindi naman siya yung galing sa unreasonable galit or what eh. It's more on, wala tayong magagawa. Kasi gising boss natin eh. And I think it's stretching them at some point. And maybe ngayon, syempre, as a person, as a normal human being, mararamdaman mo yung pagod eh. But hindi mo nare-realize yung growth mo as a person in this process na mararamdaman lang naman nila yung growth nila pag nakasama na nila yung buong wilid eh. Pag nakasama na nila yung people outside eh. Na, ewan ko kung nafe-feel nila yung energy. Pero sa week kasi, iba yung tingin ng tao sa kanila. Pag sila-sila kasi, puro work kami. Pero pag labas kasi, parang MJ Lopez Media yan. And I don't know if they notice that. Pero it's more on ibang level ang tingin ng tao sa kanila. Why? Because everyone knows how hard we work. The amount of competence and the amount of value we create na hindi naman kami madami. Yes. Yes, grabe yung ano sir, yung uploads ninyo. So ibig sabihin,
Yun yung nag-upload. Oo. Doon lang ako naaano kasi ngayon talaga ano kami ngayon sir focus kami, yun yung priority namin, yung mga uploads, anything na we have to really watch this. And doon ko lang din na realize na kung kami na minsan talaga sir parang ano ka eh, parang ano ka na, parang alpha state. Ano ka, parang hindi na pumapasok yung Oo, tapos syempre panonoodin namin yung 4 to 5 videos na ina-upload every day. Kung yung panonood pa lang sometimes exhausting sa amin. What more pa kaya pag ini-edit 'yon? Doon ko lang na-realize na grabe no. Ano kaya nila nagagawa 'yon? At paano ninyo nagagawa 'yon? Kasi honestly, I have to be honest on this part. Syempre sir na yung upload, since part ng structure namin, before pala nung time na hindi pa siya part ng structure namin, hindi namin napapanood lahat. Kung ano lang yung dumadaan sa FYP. So, yun lang yung napapanood po namin. Nung kinuha ko na talaga yung schedule and talagang pinasok namin sa structure, dun ko lang na-realize na ang tindi ng workload ninyo, ang tindi ng uploads, yung... I think it's another pitfall on the side of my circle. Okay. Ang napansin ko kasi, they learn a lot from me in my videos nung wala pa sila sa circle. And once they are in, hindi na nila na-appreciate yung video na supposed to be para sa kanila pa rin. Yes, sir. Yes. Yeah. Sabi ko nga sa inyo, our focus kasi is to really help, not sumikat. Yes, yes. So we don't care too much about the algorithms, we don't care too much about the frequency of the upload. We're just gonna upload the videos necessary para matuto ang mga tao. So this dito na papasok yung living an intentional life na hindi siya magiging trabaho sa iyo kung intentional ka na I will learn from MJ Lopez. Kasi ang nangyayari pag nakapasok sa circle, nagiging complacent, nawawala. Yeah, nawawala yung thinking na matututo ako, I will learn. Hindi na. Part na ako ng circle eh. Parang content titulo ba yan? Correct. Hindi yan titulo, knowledge yan eh. Dapat kunin mo yung knowledge. Kasi what I do before, sir, kaya naging ano siya sa akin, parang trabaho. Kasi diba, like, comment, or share, ganyan. Ngayon kasi, sir, I have to benefit from this. But, kasi kumakain siya ng oras eh. I have this, I have this one notebook wherein, diba, manonood ako ng video ninyo, sir, every morning. I have to take note of the context. Ano yung natutunan ko dito? Kasi I have to reprogram myself eh. From my learnings before na iba-ibang klase yung acne. So, I have to help myself kasi ang goal namin, sir, ang goal ko, sir, mag-million ako buwan-buwan eh. Gets. And you will notice that when you take notes, there's internal consistency in all the videos eh. Ay, nasabi nito nung sir dun ah. Kukonek mo, iba yung example dito ah. Tsaka, sir, magugulat ka na lang talaga, sir. Kasi pag nagsalita ka, parang ano ka? Exactly. Uy! Saan galing? Anong ganun? Parang sinapian ako ng espiritu ni MJ Lopez. Lupit ko dun, ang galing ko dun ah. Parang ang laking tulong pala. Yeah. Na dati I take it for granted kasi ay inner circle, ay an executive, ay talaga. But it's just short videos, right? Yung 5. Ang malala naman talaga yung podcast eh. Yung podcast at saka... Pero yung podcast kasi yun yung mas pinapanood. Correct. Yung mahahaba. Opo. Grabe, grabe talaga. Parang pwede... Alam mo, sir. Sorry, sir. Ay, saka lang ha. Kasi, sir, di ba ikaw, sir, gumagawa ka ng book for Rich Mom? Yeah. Sabi ko, gagawa kaya ako ng book from MJ for MJ Lopez. Like, what are my takeaways from this person? And I'm starting to draft na from my notes. I think... Sabi ko, kung busy si Sir MJ, baka eto na yung sinasabi. I think that's a good book, not a perspective. Kasi iba yung perspective na sa akin galing yung information. Sa'yo galing yung information, yung takeaway mo from me. So it's I don't know if you get the idea, but it's the mentee's book. Alam mo yun? Kasi ako... Exactly. Diba, it's like ako, parang the book of the from the mentor, but there's also the book of the mentee. Yes, sir. At saka iba yung parang hugot namin, sir, eh. Kapag ka kami yung, or si mentee yung magkikrate ng books. And maybe the language will be more understandable by the marketplace. Sir. It's correct. A good context. It's your book from my knowledge. So it's still your book. Parang gano'n. Yes. And I think meron pa akong isang napupuso ang content ngayon, not just about success, not just about being rich. It's about your antidote to chaos. Kasi I'm really inspired by this, Jordan Peterson, yung 12 Rules of Life.
The Antidote to Chaos. I want to create that same book na I think where I am right now is not just about being a millionaire. It's because nalampasan ko yung chaos ng mundo with and without internet. And maybe people can learn from that because it's the moment that you can escape the chaos, kasi mas chaotic yung mundo ngayon eh, because of social media. Yes. The moment that you can escape that, ang dali ng daan sa success. Kaya nga, natutuwa ako eh. Alam nyo, sorry ah, narinig ko to kay Alex Hormosi ba pangalan nun? Hormosi ba? I don't know, basta si Alex. May same kaming attitude na kapag ang marketplace pahirap ng pahirap, I'm happier kasi mas konti gagawa. Mas lumalabas yung mga sabaw. Pag nagkakaroon ng illusion na dumadali, natutuwa din ako. Kasi nagtutumpukan yung mga sabaw, ang dali kong ma-identify. Sino yung mga hindi ko pwedeng pagtitiwalaan? Pag alam kong may naniniwala sa akin, I'm still grateful at some point. Kasi alam ko na in the future, lalayuan ko itong mga to. And there's no revenge na pagsisisihan niya. Walang pake. You know, God bless. God bless Philippines. You know, God bless them. Actually, sir, yun yung advantage na nakita ko na mentor, kapag may tamang mentor, kasi na-stretch eh, na-stretch yung potential ng bawat isa. Pagkatapos, sir, lumalabas talaga yung may maraming nade-develop, sir eh. Kumbaga, yun ang kailangan ng crowd, yung tamang mentor na sasabihin sa'yo kung ano talaga yung totoo. Kung minsan kasi, sir, sa social media or sa iba pa, based experience ko din, may mga mentor na ibibigay lang sa'yo kung ano lang yung nagugustuhan mo. Narinig. So yung chaos na sinasabi mo, sir, mahirap siya, pero pag ginawa mo to, mag-grow ka. Actually, kaya nga meron mga mentors na ang daming kliyente. Kasi it's more on manipulation na ipaparinig niya sa'yo yung gusto mong marinig. Uy, oo nga. Bili ka ngayon ng bili. Ako kasi re-real talking kita, ano kailangan mo eh. And kung hindi okay, edi wag. Ikaw lumapit sa akin para magpa-mentors, galit ka, edi wag. It's, you know, it's not about who's right and who's wrong. It's about what's the truth. Kasi that's the most valuable thing in this world. Yung katotohanan. And when you know the truth, lamang ka. Exactly, sir. Diba? And yun nga, sir. Isa pa, balikan ko lang yung pasasalamat and excited, sir. No? Kasi baka makalimutan ko, sir. Nag-aabang lang ako. Kung saan ko siya ipapasok. Baka makalimutan ko na. No? Grateful dahil laging part tayo ng Project 100 Millionaires. And super excited dahil may 98 pa. Actually, mukhang lalagpas sa 100 Millionaires this year. Eh. Yeah, actually, yeah. 2028. Pero ang mas na-excite ako, sir, hindi lang dun sa mga magiging milyonaryo. Kasi walang kategorya by age. Walang discrimination. Ikaw lang ang pwedeng maging milyonaryo, ha? Walang ganun. Most of them will be your downlines na. Exactly, so, sir. It's you will be part of the journey. May fulfillment. Pasasalamat, kayo, exactly. The fulfillment I'm feeling now, may papasa sa inyo na, sure, ganun pala. Yes, sir. Yeah. And I just wanna address the crowd, the audience right now. If you wanna learn from me and you already have a vehicle, we won't force you to join WE. You can simply enroll in the Success Blueprint course na soon i-release namin, and sana by the time na na-release tong podcast na to, okay na. Takalatag na lahat. And once you are enrolled, you will be part of my community agad, The Mastery University by MJ Lopez. And from there, doon natin pag-uusapan. If you wanna learn more from me, force me ulit to create another course. But simulan muna natin sa Success Blueprint. Pwede rin kayong mag-request that if you want me to teach your organization, we can do speaking engagements, we can do coaching and mentoring. Pero dun sa mga walang vehicle or naghahanap pa ng vehicle at gustong magdagdag ng vehicle, you can actually join Worldwide Entrepreneurs because we have the latest project called Project 100 Millionaires, and we're gonna create more car achievers, I think 200, 300 car achievers. And alam mo yung daily me coaching re-release. Totoo, sir. Tapos, it's sure to happen kasi may madadagdag na agad na tatlo dun sa soon, nanlapit na eh. So, we're just excited. And you know, it's siguro kaya ako ganito because from the priming kagabi, from the meditation sa WeLead, naka-work mode ako agad. Siguro that's my attitude na pagbaliw ako, I wanna work. Most people kasi pagbaliw, they wanna celebrate agad. Ako hindi, I wanna leverage that na iba yung vibe, iba yung energy ko eh. I wanna work. Sayang eh, sayang yung energy nitong place na to, iba ngayon eh. Hindi nila nanonotice yun. Kasi ito, feeling ko haven to ng milyonaryo ngayon eh. And there's this creative intelligence working here right now. Sayang kung hindi tayo
pa-podcast. Sakit mo yung anchor, sir. Kasi dati, di ba, pinag-uusapan lang natin to dati. Idea. Tapos ngayon, may Dear Sylvia na. Actually, I'm still emotional around it. Na years ago, I was, when we meditate, when we visualize, I always say na, especially kayo, mga inner circle, time will come, we will share a toast, di ba? Third floor, balcony, pagsilip natin sa baba, nandun yung kotse nyo, papapicture yung grupo. Pagtingin natin sa swimming pool, nag-iingay sila. Nangyari, hindi nga tayo nakatulog, gawa nila eh, di ba? Sa ingay nila dito. So it's this narrative that you really can manifest the life that you want. Manifestation is taking place right now. But you have to acknowledge it na yes, malayo pa. Kasi may bago na tayong goal eh. Pero tandaan nyo na yung goal natin years ago, nandun na tayo ngayon. Exactly, yes, sir. Grabe, nakaka... Tapos sir, ano? Nung nag-mastermind tayo kagabi, yung idea na what's next. Diba nakakabaliw na binabalikan natin yung na-share nga ninyo, sir. Tapos lagi may what's next. Yung Project 100 Millionaires, tapos Willed Community, once na magkaroon ng panibagong mga susunod-sunod na reunion, ano yung level na yun? I think kaya nga, pansin nyo, right after every celebration, I'm there to like, test the waters. What will you, ano gagawin natin? I'm training you na after celebration, hataw agad ka na bukasan. You take action agad. That's my attitude eh. Kasi pag nangarap ako ngayon, kailangan ko mag-take ng action mamaya and bukas. Hindi pwede ipapahinga ko yung pangarap. That's my attitude. That's who I am. So, pinapasa ko siya sa inyo na hindi pwedeng wala tayong magawa ngayon dahil kahapon lang nagka-celebrate tayo. Diba? Yung kanina sa taas, nagkukulitan kami ng media. Podcast tayo. So, ikaw bahala, sir. Sabi ko, pasensya na kayo eh. Hindi pwedeng wala tayong gagawin ngayon eh. Magkakasakit ako. Sabi ko, mababatrip lang ako. Pag batrip ako, damay pa kayo. Hindi. Trabawin na lang natin. Time will come, sir. Magkakasakit na din sila pag walang ganap. Yeah. Sir, nagkakasakit na kami dito. Wala ba tayong ganap dyan? Yeah, but I'm doing all this kasi may goal sila ngayong taon eh. Na feeling ko hindi pala gusto nila, pero medyo nagda-doubt pa sila just like you guys. May gusto sila. Alam ko gusto nito magkakotche nitong mga to eh. So, to sa Project 100 Millionaires, Gusto ko isama sila dun eh. Gusto ko nga isama sila din sa Car Achievers eh. Kasi parang nabaliw ako nung on the way kami dito kasi nagdala kami ng mga kanya-kanyang car. So may car si Alvin na kanya. Dinala nila mga motor nila. So syempre, first time ever na makita kong suot nila yung helmet na regalo ko sa kanila. Yes. Eh, I'm super happy with it kasi it's not a cheap helmet but it's just a helmet, right? Pero yung visualizing na naka-convoy kami, parang kasi deserve nila eh. But I have to, we all have to delay the gratification. And they all have to work for it. But the idea is, the more that we work, the more na mas mabilis. So pinupush ko sila ngayon na gusto nyo ba yan ngayong taon? Hataw tayo ng Sunday. Yun lang naman yun eh. The time will come, ang gaan. Yung tipong ang tanungan, sir, kanino namin isasaka yung mga camera? Mga ganon! Ah, sa'yo na yung camera. O, tano, sa'yo na yung ilaw. O, sa'yo na yung camera. O, sa'yo yung ganito. Kasi lahat sila may kotse. When you have a vision, when you have a mission and vision, dalawa yung mahalaga. The purpose of that vision, gaano ka fulfilling yung vision na yon at gaano ka kasaya pag nandun ka na sa kasino nagstay. Because those people who will stay, they deserve to be part of that vision. Lahat tayo may value. Maybe ako pinakamayaman dito ngayon. Maybe ako pinaka-hardworking ngayon dito. Pero lahat ng nandito deserve yan. May ambag yan. And I'm making sure na makukuha nyo yung deserve nyo. Kaya nga hindi ako nakafocus sa ano eh, sa hate. Wala akong kailangan patunayan sa kanila eh. Kasi ang focus ko, yung circle kong nagtitiwala sa akin. Ba't ko sila iisipin? Isipin ko yung kotse ng media team ko. Isipin ko yung bahay namin. Na gusto ko silang, alam mo yon, gawa tayo ng payamansyon natin. Na yung kayong nagtiwala na nagkikreate ng value. Yan yung focus ko. Hindi naman sila nagpapakain sa akin eh. Eh ito, may value to. Diba? I have more time with my daughter now. Why? Andiyan si Ruel eh. Siya na nag-upload. Andiyan si Alvin eh. Siya nagmamanage ng team. Andiyan si Ariel eh. Siya yung todo sa shorts. Andiyan si Ivan eh. Yung reels, podcast, ganito, ganyan. Nag-edit nga ng tulog niya mga yun eh. Priming sila. Interrupt ko lang yung pattern. Naiiyak ako eh. So I know. Kaya nga, I hate the fact that some people will say, dapat magaan, dapat walang hard work. Dapat, hindi. People are working hard in the expense that you are not. If you are a boss and you have passive income, you have freedom
in the expense that other people is working hard, sacrificing their time. So hindi pwedeng wala yung hard work. Na kung ikaw as a boss, hindi ka man nag-hard work, there are people around you who are working hard. You have to acknowledge that. Hindi mo pwedeng tapakan at sagasaan yung hard work ng iba. Kaya ako, ang identity ko, ang yabang ko, competitive ako. Hindi ako papatalo sa mga tao ko. Bata pa naman ako eh. Eh, ganun ako eh. Pakinala, sir, work smart. Ito yung smart para sa akin eh. Gusto ko, mas masipag pa rin ako sa kanila. Gusto ko creative pa rin ako. Gusto ko may, alam mo yun, ayokong, gusto ko pag nag-meeting kami, may ambag pa rin akong malalim. Kaya lang, ang maganda kasi ngayon, nakakatawa kasi pag nag-meeting kami, lahat may chip in idea. It's just good because I know that the people in this room right now, they are all growing. And instead of focusing on the hate, hindi. I won't even take the time to fucking read those comments. Because I'm gonna read a new book that will help me grow so that I can help you. Sabi nga ni Jim Rohn, kay Ruel ko to narinig eh. I will take care of me so I can take care of you guys. And taking care of me is not paying attention to the hate. Kasi nga, unggoy. Galing na. So, actually sa ano eh, pagka may mga questions na nagagaling sa amin, yung mga sagutan ninyo, hindi namin alam kung saan nyo nahuhugot. Ako din. Tapos sobrang tama-tama sa puso namin. Yun yung pinakaano sir eh. Yung, alam mo yung sir na may sinagot kayo, medyo may konting pain. Kasi real talk, truth. Pero mapapaisip mo, tama talaga eh. Nakapagkaginawa ko to. At yung nagsabi ng ganong answer is mararamdaman ko may care sa amin. At kapag ginawa ko to, magkakaroon to ng resultang maganda. So, yun yung laging na wow moments sa utak ko at saka sa puso ko. Kaya pag, yun nga, sir, laging ano yun, laging ako nabablanko. Nabablanko. Hindi ko, lalo pag sumasagot ka, sir. Yun yung, lagi ko na-experience. Ina-absorb ko lang yung energy. Ito yung iti-treasure ko, sir. Salamat, sir. Salamat. Of course. Salamat. So, I hope that you guys learned from this episode and we're gonna do more of this kasi resort naman natin to and shout out sa Dear Sylvia again. If you wanna book your reservations here, you are all welcome to be here and there's a chance that you meet us here kasi to be honest with you, sa amin yung resort. It's my mom's resort and that's why I'm promoting it really hard and it's a tribute for my lola, Dear Sylvia. So, si Sylvia was actually my lola, yung lagi kong kinikwento na dating katulong. And the success started from her. So this is a tribute for her kasi nandun na siya. So, super happy right now that we're able to do this real talk session. And I am not expecting to be emotional here. Pero wala, na-videohan eh. So, so if you like this video, I'm sure that you do. Please like, comment, share this with people that you know. Especially those who needs help in terms of their mind skills. And maybe you just want to learn and listen to millionaires having real talk conversations. And with that, thank you for watching. This is the end of the episode. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon!